Okay mga sir, meron naman tayong gagawin click 150. Si sir galing pa ng Bacoor, Cavite. Pinagawa niya ito dati, kaso nga lang nagkakaroon pa rin siya ng pagka pinaandar mo siya, minsan hindi siya mapaandar o mapa-start. Ito ngayon, gumagana siya ngayon, maya-maya, hindi na naman niya mapaandar. Basta pinaka-importante dyan, pagka ganito yung issue ng motor ninyo, unang-unan yung gagawin para makasigurado kayo, i-check nyo yung fuel pump ninyo. Kapag once na tumutunog yan, at hindi nyo siya mapustart, ibig sabihin, okay yung fuel pump nyo dito, tapos ang problema lang yung ganito na ayaw mag-start, at meron lang kayo narinig na tik-tik-tik, o di kaya mas maganda kung hindi nyo mapapansin yung tunog na yun, tanggalin nyo lang ito para matrace nyo kung ano yung problema ng motor ninyo. Kasi sakit talaga ito ni Click 150, ni 125, ni Honda Beat, PCX, yan po lagi ang mga sakit mga yan. Kapag once narinig nyo, tapos ayaw pa rin magredondo, hindi gumagana to, ibig sabihin, ang may problema, yung sakit sa pinakailalim natin mga sir. Nandito. Saka, isa pa, ito, hindi talaga advisable na dito tayo nalagay ng busina. Kung sakali din naman naglalagay kayo ng busina dyan, pinakamain naman gagawin nyo dyan, yung sakit ng ECU, talian nyo ng cable tie. Damihan nyo lang, kasi hindi naman din ano yan, pansinin dahil nakatago naman yung ECU natin dyan. Kaya ngayon, ipifix natin kasi pinagawa na to. Layo pa ng pinanggalingan ni sir, para lang magpagawa sa problema ng motor niya. Kaya gagawin natin, ipifix natin. Tapos ngayon, meron si sir na binili na ano, sakit yung terminal wire, kaso nga lang maliit yung pinakadulo dito yung sa wire nung ano nung sakit dun sa Click 150, makapal ito manipis, kaya hindi niya ma-compress o mayayakap ng mabuti yung wire dahil maliit. Kaya ang gagawin natin dito mga sir, isusoldering iron natin, gagamitan natin siya ng ano, tapos ayan bumili si sir ng sakit. Okay naman din itong gamitin, pinaka-importante yung sakit para hindi naglulos. Tapos siyempre, gagamit pa rin tayo ng cable tie dito para hindi na talaga totaling gumalaw. Yan yung gagamitin natin. Mamaya, pasilip ko sa inyo mamaya. Pinaka-importante, matanggal muna natin yung headlight. Matanggal muna natin ito. Ito na mga sir, natanggal na natin yung clearings, headlight, tapos yung araro saka yung clearing sa may unahan. Ito na yung ECU nya o yung computer box. Ayan po, nilagyan na siya ng cable tie kaso nagluloko-loko pa rin. Ayan, ipifix natin yung problema na ito kasi kailangan pang galawin ulit dito bago umandar. Ipangit naman kung lagi nang ganun. Pinaka-importante pagka naglalagay ka ng cable tie, huwag po yung ganito. Huwag nyo na idami si battery yung wire niya para hindi na rin siya mag-loss, kasi isa rin po yan kapag sinasama natin sa pagkatali tulad nito, humihina yung charging niyan tsaka mausunog din. Yung pinaka mahirap po yan, positive negative yung andyan, yung kung magkadikit yan nasunog, pati motor sunog din kasi high tension wire yung nakalagay dyan, makapal. Kaya tatanggalin natin to, babaguhin natin. Tapos tanggalin natin to kasi sobrang okay yung cable tie niya. Tapos sinama ito. Sa katagalan kasi yan mga sir, masisira yung wire nito. Ayan yung green na yan, negative yan. Tapos ito naman yung pula na may yellow, positive. Pupunta sa battery yan. Kapag once na uminit yan sa katagalan, pag nagdikit yan, yung wire na yan mausunog, pati motor ninyo mausunog, kaya dapat hindi na po natin yan ginagalaw or dinadami sa pagkatali. Yan, madali siyang mahugot. Yan, kaya ayusin natin to. Mamaya may papakitirin ako rito sakali na makatulong sa inyo. Ayan o, lubog na lubog masyado yung yung terminal saka yung isa yan. Yung gitna, okay yung gitna. Pangalawa,
Ay, yung doon sa dulo, yan, lubog na siya. Lalo yun dito. Lubog na. Kaya nagkakaroon siya ng ano, ng shortage. Kaya minsan hindi siya gumagana. Isa pa niyan, kapag once na ito yung naglulos, minsan mahina siya mag-charging. Uubusin niyo yung battery niyo. Minsan 11 volts, yung mga lumalabas sa battery niyo. Yung sa may panel. Kaya ito, ayusin natin ito. Tatanggalin natin ito. Kusundring iron natin yung ano, terminal wire. Kapag kagayto mga sira, kapag once na nagkakalas kayo nito, mula sa pagkasakit niya, mamaya ituturo ko sa inyo o kahit dito kayo kumuha mga sir, dapat yung lock na yan nakaharap sa inyo tapos i-color coding nyo parang itatapat nyo lang din kung saan yung ano yan kulay, kasi may mga kulay yung wire nyan, gayahin nyo lang din dito kung sakaling ano, hindi kayo pinakamaganda picturean nyo na lang muna para doon na lang kayo magbasa yan para iwas yung ano, ipaiwas tayo sa short circuit. Okay, tatanggalin natin to. So mga sir, natanggal ko na yung socket. Ayan, isang hatak ko lang. Natanggal na agad yung terminal wire dito sa may gitna. Ayan, ito yung wire na nilagay. Same dun sa pinakita ko kanina na binili ni sir kasi pangalawang binili niya na raw daw to. Kaso nga lang, kapag ganito mga sir, na hindi na siya standard, pinakamainam, i-soldering iron niya po. Mas maganda yung makapit na makapit sample nito ito. Lalo kung yung gagamitin natin na ano, na ganitong mga ano, na hindi naman siya talagang totaling standard, maliit lang siya, kaya dapat ihinang nyo ng maayos. Ito nakahinang, kaso isang hatak ko lang, natanggal, hindi siya talagang totaling nahinangan ng maayos. Kaya mapaguhin natin ito mga sir, siyempre, tatanggalin natin dito, sa pagkakalagay dito para may ayos natin yung wire. Yan, patanggalin natin kasi nakakuha lang naman to. Yan. Tsaka dito rin mga sir, dapat binubugan nyo ng contact cleaner yung pang yung electronics. O di kaya kung wala naman tayong mabiling ganun, pwede rin W40, tapos patuyin nyo na mabuti. Pinaka-importante, huwag kayo i-spray dito ng W40 kasi hindi po yan nalalaglag. Kung sakaling i-spray nyo siya ng W40, hanginan nyo o patuyin nyo mabuti. Kasi meron na rin ako nagawang ganyan, nagkaroon ng problema. Nasira yung computer box. Kaya iniiwasan natin yung mapagastos tayo lalo. Dahil ang presyo nito mga sir nasa 9 plus, depende sa store na pagbibilihan ninyo. Pagkakalam ko nito nasa 9.7 to 10,000, ganyan mga presyo 1 mga sir. Minsan kapag no choice, malaki yung benta, mabibili natin yun dahil nga gawa ng no choice tayo. Lalo kung nasa ibang lugar tayo, nako, ang hirap naman sa probinsya maganap ng ECU. Kaya dapat ingat mga sir. Huwag ka agad banat sa wiring. Kung sakaling magawa wiring kayo mga sir, tulad na itong ginagawa ko, tanggalin nyo lang ito. Yung sakit na yan, tanggalin nyo yan. Sakay kayo mag-start. Purpose nyan, iniiwasan natin makasira ng computer box. Lalo kung nasa probinsya tayo, masakit pa rin sa bullshit mga sir. Mahal. Ay, tanggalin ko muna ito. Mga sir, natanggal ko na yung sakit dito sa baba. Nahirapan ako magtanggal, nabasag-basag pa yung sakit. Gawa kasi nang ayan, malutong na yung sakit niya. Nasunog na rin. Tapos dito, ayan. Ito mga sir, natanggal ko na yung sakit. Nagpasya na akong tanggalin yung sakit dahil kapag ginamit pa rin natin yung sakit niya, maaaring babalik uli sa kapag ka nagpa-start tayo na hindi gumagana yung push button, ganun ulit yung mangyayari kung sakaling ginamit pa rin natin yung socket kasi pagsisimula ng ano ng poor connection nito saka dito. Kaya ang gagawin na lang natin dito, kaya tinanggal ko na nga, tapos ihinangin ko rin to para hindi na siya gumalaw. Tapos ngayon ang gagamitin ko na lang na ano pambalot dyan ay yung single tube na lang yung gagamitin ko dyan. Tapos
Siyempre, kapag ginamit ng sync cable tube, dapat meron pa rin cable tie na nakaalalay dito para maiwasan natin yung magdikit tsaka tagalan. Kasi mainit kasi ito kapag kumbaga high voltage yung dumadaan dito papuntang computer box. Kaya dapat secure natin mabuti ito. Ayan, ang itim. Lilinisan ko muna ito sa kayo nandito para hindi na siya magkaroon ng core connection. Tapos mamaya, ihihinang rin natin yung socket dito. Ito mga son, nahinangan na natin pero babalutan ko pa siya ng hibla ng wire para number 5, 7th Street. New Manila. Yan, ito na mga sir, na hinangan ko na, nilagay ko na yung terminal. Papansin nyo, yeah, kinapulang ko na para at least wala na siyang kawala. At ginawa ko pa niyan, ayan, hininang ko na, tapos binalutan ko pa ng hibla ng wire. Kasi yung purpose ko dyan, para kapag binalutan ko na aking sync cable tube, fitted na fitted, at sigurado nga hindi na siya nag-poor connection. Nasa inyo naman mga sir, kung gagamitin nyo rin yung sa inyo, kahit na hindi na siguro. Sa akin, ginawa ko lang to para kahit paano, hindi na siya mag-lose contact. Tapos, yan, nalagyan ko na siya ng sync cable tube. Tira dun sa sinabi ko kanina, dapat ang color coding na gagawin ninyo sakali, yung yellow na may, yung pula na may guhit na yellow, dito sa may gilid pinakadulo. At yung puti, gitna. At yung may, yung blue, sa gilid naman. Yan po yung tamang posisyon niyan. Ito mga sir, yung kinalabasan ng ating paggagawa nito. Tapos syempre, binalik ko yung cover nito. Sasikat na lang natin doon. Tapos maya, lagay natin yung socket. Ito na mga sir, yung ating ano, hindi ko na pala nilagay yung socket ng ano, yung ganito na natin kasi useless lang din naman dahil gawa ng hindi na rin siya totally naglalak. Ayan o, sample natin. Ayan, hindi na siya naglalak. Kaya hindi ko na siya nilagay dahil useless lang din naman. Simple rin kung ano yung dati kong mga ginagawa. Ayan, kapalan nyo lang po ng sync cable. Siguro mga apat na patong yung ginawa ko yun sa gitna. Yung gitna ang kapalan yung mga sir. Tapos mamaya, maglalagay pa tayo ng cable tie dito dahil ang purpose natin dito sa cable tie na yun kung bakit tayo maglalagay sa gitna para hindi po sila magdikit. Para hindi masunog ulit yung ating nilagay na sync cable tube para hindi sayang. Okay, lagay natin. Tulad ang sinabi ko kanina, yung kulay yellow na may... pula na may guhit na yellow sa gilid, pula na may guhit na puti sa gitna, tapos yung pula na may guhit na blue sa gilid naman. Ilagay ko na to. Tapos sa nga pala mga sir, dapat kapag medyo mabuka yung ating terminal, ipitin nyo siya ng plies para maging pitted uli siya. Yan. Ito mga sir, ayan, nilagay ko na. Tapos, check na rin panda rin. Yan po yung kulay ng ano, ay color coding yung mga sir. Tandaan nyo lang yan. Napaka-importante na, hindi nyo mapagbaliktad dyan kasi hindi rin na-under yung motor.
baka magkaroon pa ng problema yung computer box natin, mapapamahal tayo. Testing muna natin bago natin uli siya balutan ng cable tie. Yan, 12.3. Testing natin. Yan. Nilipat ko sa may voltage kasi diyan din ako kumukuha ng kung tama pa yung pagkakalakay natin doon, kung maganda ba yung pagkaka-clamp. Ito okay naman dahil nagpo 14.1. Yan, mas maganda po yung charger niya. Kaya iwas lubat tayo dyan. Okay, bali okay na. Babalutan lang natin ng cable tie ito para hindi siya nagkakaroon ng loss. Kasi yan, dito yung busina niya. Ito mga sir, yung kinanabasa ng aking pagkakagawa. Tinali ko dito cable tie, gitna, saka dulo. Kasi ang purpose ko niyan, kaya nilagyan ko pa rin siya ng cable tie para yung init nung ating wire, kung sakaling mag-loss, hindi po siya magdidikit. Kaya ginawa ko dyan, pinaghiwalay ko pa rin sila. Yan, may awang pa rin. Yan, para hindi siya naglo-loss or hindi siya magdidikit, para hindi masunog yung ating nilagay na shrinkable tube. Pero yan, sip na yan. Sinabayan ko na ng tali rito. Kasi yun, nilagyan ko rin ng cable tie para yung init ng wire hindi rin siya dumikit dito, hindi rin siya magdikit. Testing natin. Ayan, 11, tapos ayan, 14. Ibig sabihin, okay po yung pagkagawa dyan. Tapos sa tire ito, okay, babalik na natin yung mga flairings nya. At malayo pa yung pinanggalingan ni sir. Alas 6 pa lang, madaling araw, umalis. Ayan mga sir, lagyan na natin yung headlight nya, maanda na rin. Medyo napansin ko may kunting palya, kaya ang gagawin natin, i-diagnose natin, dito tayo magre-reset. Pero kung sakaling wala naman tayong ganitong pwede naman yung gamitin yung yung dati kong ginagawa na na manual reset. Yung dito, sinasalangan ng paperclip kung sakaling wala tayong pag-diagnose. Okay, bali sasalangan ko lang muna to. Diagnostic tools. Kasi medyo palyado ng konti. Dahil nga naka-api ito siya. Medyo hindi maganda yung Okay, scan na natin. Ano tayo sa Honda. Tapos hanapin natin yung photo scan. Tapos yan, PGMI. Check natin. Open natin yung open natin yung susi. Communication pin. Isa pa. Tapos check natin yung DTC. Puna tayo ng stored. Yan, wala naman siyang naka-install na trouble code. Wala. Balik na tayo. Configuration. ECM reset. Sinabi niya kailangan natin i-off yung ignition, tapos i-on natin ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang mabilis yung bilang ko yan. Tapos ang sabi yan, nalisip na daw. Balik na tayo sa engine data naman tayo. Check natin yung yung engine speed sensor. Ayan, ayan, engine speed. Okay naman yung minor niya. Tapos yung sa injector, okay din naman yung bato niya.
yan, pinakamataas na yan, 4.97. okay, bali na-reset na natin, okay na, tanggalin na natin dahil okay na to. Ayan, mas madaling mag-reset kay ano, kay Honda compared kay ano, kay Yamaha. Si Yamaha medyo ikakalibrate mo pa siya. Tapos balikan natin yung takip. Tama ko sir, ibalik ko na yung cover. Ayan, makakauwi na rin si sir. Ayan, ano yung ano niya kanina, pagka pinigam mo siya, delay. Pero yan, okay na. Ayan, makakauwi na rin si sir. Okay mga sir, ganito na lang yung video natin. Ganun lang gawin nyo kung sakali.